kung ano ba yung mga challenges ng magsasaka diyan sa Pilipinas. So unang-una, financial. Kasi kung wala ka namang puhunan, paano ka nga ba magtatayo ng business? Kahit naman anong business, siguro kailangan mo ng puhunan. So kung wala kang sariling pera, wala kang sariling savings na gagamitin, pwede kang maghanap ng investor. Yung iba, naglo-loan. Buti na lang, meron akong konting savings, pero kulang pa rin yun. So nangutang din ako, nagutang din ako sa banko, umutang din ako sa tao. Ang pangalawa po, since ang business na naisip ko ay ang pagtatanim, ang pangalawa namang challenge natin ay yung kalamidad dyan sa Pilipinas. Alam naman natin na yung Pilipinas, daanan ng bagyo, tropical storm, lalo na ngayon, nasa season tayo ng bagyo. Okay lang sana yung ulan, di ba? Kasi kung wala namang ulan, hindi naman tayo makakapagtanim tulad nung last summer, ang init-init dyan. Hindi talaga mapakapagtanim. So maganda nga yung ulan, ang problema, pag na sobrahan naman, bumabaha. Tapos ang masama pa doon, pag may bagyo na may hangin na. Isa sa malaking kalaban ng mga magsasaka dyan ay yung calamity. Sa nature yan, di naman natin mapipigilan kung ano ang ibigay sa atin ng kalikasan. Yun lang, maghanda lang tayo. Yung pangatlong kalaban po ng mga magsasaka dyan ay yung mga insekto, yung mga uod, kung ano-ano pang mga bugs, mga bad bugs. Ang ginagawa naman natin, gumagamit tayo ng mga natural na insecticide, pero yun nga, regular dapat ang gamit mo doon. Pang-apat po sa kalaban natin dyan sa Pilipinas ay tao mismo. Ayan. Isa yun sa problema ko ngayon na na-experience ko na ngayon. Although, alam ko naman na pwede ko siyang ma-experience, pero iba pa rin pag talagang na-experience mo na siya on hand, na ninanakaw na yung tanim mo, na pinapakialaman na yung tanim mo ng mga magnanakaw. So, yung pang-apat po na sa tingin ko, problema ng mga farmers dyan ay yung mga magnanakaw. Kakalungkot lang kasi parang eroded na yung mga pagkatao ng mga tao yan. Parang normal na lang sa kanila yung magnakaw, parang makapakapala na lang ng mukha. Nakakalungkot na alam nila na hindi nila tanim, alam nila na wala silang ambag doon, sila pa yung nauuna sa nagtanim. Kung nagnanakaw kayo ng mga pananim ng ibang tao, please lang naman, matakot po kayo sa Diyos. Kasi isa yan sa 10 commandments, thou shall not steal. Huwag po kayong magnanakaw. Nasa 10 utos yan ng Diyos. So, pananagutan nyo, kung hindi man ngayon, alam ko, karma is real. Pagdating ng panahon, yan, haharapin nyo yung Panginoon. So, kawawa naman yung mga small farmers na tulad ko na nadadali ng mga gahamang kawatan. Panglima ay yung maintenance. Kasama na rin siguro yan sa financial, yung maintenance. Kaso, kung wala kayong pang-maintenance na, yun nga, abono, wala kayong pang-maintenance na panglaban sa mga insekto, panglaban sa fungus, bacteria, so mahihirapan po kayo. Kung commercial po yan na gulayan, kailangan nyo nga ng maintenance dyan para dire-diretsyong bigyan kayo ng bunga, tapos dire-diretsyong yung malabanan yung mga harmful na bugs. Pwede yung natural, tapos yung iba gumagamit ng mga synthetic din. Yung pang-anim, yun yung discouragement from other people na hindi ka na nga sinusuportahan, kinokontra ka pa ng kinokontra, tapos kung ano-ano pang negative ang sinasabi sa'yo, di ba? Or kadalasan, sarili mo pang pamilya yung magdi-discourage sa'yo. Yung iba, hindi naman siguro sa nagdi-discourage dahil ayaw nilang umunlad ka, ayaw nilang magkaroon ka ng extra income. Yung iba kasi, negative na agad yung naiisip nila na, ay, hindi ka kikita dyan, malulugi ka dyan, sakit lang sa ulo yan, huwag ka nang mag-business ng ganyan. Kaso ano ang business ba ang pwede mong i-suggest? Ano bang extra income ang pwede mong i-suggest na wala namang pwedeng mangyaring masama, di ba? Lahat naman may risk, di ba? Pinalangan nyo na lang na mag-succeed yung business venture namin dyan sa Pilipinas. Yung isa rin po sa naging problema ko dyan, sa una lang naman, yung buyer. Kasi syempre, hindi pa naman kami kilala na nagtatanim, wala kaming masyadong connection, yung mga kapitbahay lang, yung mga personal na kakilala, wala pa kaming mga wholesaler na kakilala. Mayroon kaming produce, mayroon kaming gulay, walang bumibili.
So, umaasa lang yung mga farmer na bibili ng trader, minsan babaratin. So, yun, ang isa sa problema natin, wala tayong regulated na bagsakan ng gulay, di ba? Huwag baratin yung presyo ng gulay sa mga magsasaka natin kasi sila yung nagpapagod, sila yung nagagastos, tapos babaratin lang sa kanila ng mga, ano, ng mga mag-wholesale, ng mga mag-trader. Yung pangwalo, yun nga yung unpredictable pricing. Nabanggit ko na kanina yung problema dito sa buyer. Pero ngayon may buyer na po kami. Thank you po pala sa lahat ng tumatangkilik ng aming gulayan, sa lahat ng regular na bumibili. So, hindi naman po kami mapapahiya sa inyo kasi maganda naman yung aming produce. Fair pricing naman po kami. So, organic pa po yan. Puhunan ko galing yun sa savings ko. Yung iba nga dun, yung nakuha ko pa sa nung nag-aral kasi ako dito ng practical nursing, so nag-student loan ako. Yung may nakuha akong grants, konting savings ko po yan, pinuhunan ko sa pagpa-farming. Magano nga ba yung pinuhunan ko? I-reveal ko po soon. Once na nakwenta ko na lahat ng ginastos ko dyan, which is hindi naman kaliitan, medyo malaki din, lalo na nagta-trial and error pa lang kasi first time ko lang mag-farming, tapos yung mga kapamilya ko din dyan sa Pilipinas, first time din mag-farming. So, trial and error pa lang talaga kami. So, medyo napadami-dami yung gastos. Nakakaani na kami at nakaka-income na kami. Pero lahat na yun, napupunta lang po doon sa ngayon. So, wala pa akong ipon, wala pa akong naitatabing pera na pwedeng sabihin ko na ito, unti-unti nang bumabalik yung puhunan natin. Hindi ako nag-i-expect na yayaman ako agad sa paggugulay. Kasi nga, marami tayong challenges dyan sa gulayan. Pero wala ngang masama kung maghahanap ka ng extra na mapagkakakitaan. Kasi kaysa naman natutulog yung pera mo sa banko, why not na mag-try ka na mag-business, diba? So, isa lang yung farming sa naisip ko na pwedeng extra income. So, nakatulong din tayo sa mga kababayan natin na nakapagbigay ng extra income din sa kanila. Yung gulayan ko po ay organic. As much as possible, pinapractice namin yung organic farming para safe naman po yung kakainin ng mga kababayan natin at hindi tayo nakakapagbigay ng sakit sa bumibili at kumakain ng gulay natin. Gulay na nga, hindi ka pa rin sure na safe yun kasi nga dahil sa mga ginagamit na yun, synthetic chemicals, itong mga synthetic na chemicals, synthetic na spray, na abono, ay may mga bad side effect din sa ating kalusugan. So, may pera pa sa farming. Depende po. Panapanahon lang, diba? So, lahat ng mga farmers ata, maiintindihan yung ibig kong sabihin. May pera po yan kung maalagaan nyo sa tamang pag-aalaga yung gulay nyo, tapos hindi tayo magkaroon ng kalamidad, tapos magkaroon ng tayo ng right buyer, hindi yung babaratin yung pananim natin. Sa tingin ko, may pera naman sa farming. Pero, din, may risk din tayo na malugi. So, magpipray lang din tayo na sana huwag tayong malugi. Kung may pera man, i-update ko kayo. Sa ngayon kasi puro pa talaga labas ang pera, puro pagastos. Naka-ani na din kami, magkano na din yung nabenta namin dun sa gulay, talong, sa sitaw. Thank you po everyone. Salamat sa pag-join dito sa ating live streaming. Salamat sa panonood. Please pray for our success. Lahat naman po ata ng nag-business ay gusto mag-success. Yan lang po. And ingat everyone. Be safe, be kind, be practical. See you po sa ating next live streaming.